Mga kapuso, meron ba kayong naisip na panghanda po sa Noche Buena? Payo ng DTI, habang maaga pa ay mamili na ng Noche Buena items para hindi maabutan ang pagtaas ng presyo ng mga ito. Narito ang report ni Marisol Abdurrahman. Ngayon pa lang, may mga namimili na ng mga pang Noche Buena. Mabuti na raw na ngayon mamili kung kailan normal ba ang presyo ng mga ito. Tulad na lang ni Aling Zinaida, pasta at mga sangkap sa paggawa ng fruit salad ang mga nakita namin sa kanyang lalagyan. Ba yung mas maaga kaysa sa atrasado, dahil una sa lahat, tumataas ang presyo. Pangalawa, mahirap makipagsiksikan pag sobrang late na. Unti-unti na rin namimili ng mga panghanda ang mami na si Tess Gonzalez. Partial pa rin yung budget ko, so inuunti-unti ko rin lang siya. At sa mga susunod na araw, mamimili po? Usually siguro mga frozen na, yung mga meats, ganyan, yung mga ham. Ayon sa Philippine Association of Supermarkets Incorporated, karaniwang talagang tumataas ang presyo ng mga Noche Buena items habang papalapit ang Kapaskuhan. Kaya habang mababa pa ang presyo, payo ng PASI. Maganda, bumili na yun. Tapos, imbak na lang nila kung may mga refrigerator sila o freezer. Gaya ng yung mga hamon, saka queso de bola. Noong nakaraang taon, 2-4% ang itinaas sa mga presyo ng mga pang Noche Buena at malamang ganito rin daw ang itataas sa mga presyo ngayong taon. Traditionally, tataas ang bentahan pag December. What? Kasi mga tao, kahit pa paano, basta na may pera na o nakatanggap na ng bonus, tatakbo sa tindahan niyan para mamili. So, tumataas ang demand. Tumataas ang demand. Hindi na nga marahil kumpleto ang Pasko kung walang pagsasaluhang Noche Buena. Kaya naman payo ng PASI, kung meron na rin lang tayo mga naitatabi na mga extra na pera o di kaya kapag dumating na ang mga bonus, mas mainam na mamili na ng mga pang Noche Buena ng mas maaga. Sabi ng Department of Trade and Industry, nagmamahal daw talaga ang paninda kung maraming demand pero kakaunti ang supply. Karaniwan daw itong nangyayari isa o dalawang araw bago ang Pasko. Kaya napipilitan daw ang mga consumer na bumili ng mahal na produkto. Kaya naman hinihikayat nga raw nila ang mga tao na mamili ng mas maaga kesa sa nakagawian na. Para sa unang balita, Marisol Abdurrahman, reporting.